Mangaman, kumusta? Panibagong video, panibagong araw, kaya magpasalamat tayo sa Diyos. Nagising tayo sa umaga, wala tayong sakit. Blessings yun para sa atin, kaya thank you Lord. Medyo natagalan yung video ko kasi marami tayong dapat i-consider, gaya ng ating girlfriend. Wala pala ako nun, iniwan na ako. I'm broken, broken again. Di mo naman clinic yung video to para sa akin, kundi para sa content, kaya simulan na natin ang ating video. Alright! Welcome sa channel ko. Ang pag-uusapan natin ngayon ay yung transfer of ownership. Paano ba ilipat sa pangalan mo yung nabili mong motor, yung second hand? Syempre yung ORCR niyan hindi nakapangalan sa atin, kaya yun ang pag-uusapan natin ngayon. Nga pala, yung sinasabi ko dito ay base lamang sa experience ko. Unang-una, syempre pag bumili ka ng motor, meron yung deed of sale. Ano ba yung deed of sale? Yun yung katibayan na may nangyaring transaction sa inyo nung vendor at ikaw na bumili. So dapat pag magta-transfer of ownership ka, kailangan ikaw yung nakapangalan doon, ikaw yung nakapirma, at dapat notaryado. Naka-close deed of sale dapat sa iyo yun. At kasama nun yung ID. ID nung dating may-ari. Kasi importante yun. Kung wala kang ID, walang ID nung dating may-ari, hindi mo maililipat sa pangalan mo yung motor mong binili. Kaya kung bibili ka, dapat i-secure mo yung ID, kasi para hindi na kayo magaya sa akin na hinanap ko pa yung dating may-ari para humingi lang ng kopya ng kanyang ID. Yung ID pala na kailangan sa LTO, kahit isang valid ID lang ipapotocopy mo. Pero sa akin, hiningi ko dalawa na. Pinapirmahan ko tigtatlong pirma para sigurado, para hindi na ako babalik kung sakali. Tapos, ORCR. Siyempre, dapat, pag bumili ka ng motor, dapat legit. Hindi siya peke. Pag peke ang ORCR mo, baka pagpunta mo ng HPG, sa highway patrol, mahold yung motor mo. May impound pa yon, hindi mo na makuha. Sayang lang. Kaya dapat original. Kung hindi ka naman sigurado, kung may doubt ka na hindi original yung nabili mong motor, yung ORCR niya, pumunta ka lang sa pinakamalapit na LTO. Diyan sa Eriga, ipa-verify mo diyan yung ORCR. Yun ang unang-unang kailangan pag bumili ka ng motor. Pag-usapan natin yung requirements. Ano ba ang requirements sa transfer of ownership? Yun na nga, deed of sale, ID ng dating may-ari, ORCR, insurance, smoke test, tapos ID mo, and HPG clearance. Yun ang sasubmit sa LTO para mailipat sa pangalan mo. Ang unang gawin mo, magpa-insurance ka. Doon lang sa harap ng sa LTO, meron doon, marami. At nandun ka na sa nag-i-insurance, gaguide ka naman nila doon kung ano yung gagawin mo. Ipapa-xerox mo yung lahat na yung authorization, kung hindi pa, kung wala ka pa original na plaka. Authorization, deed of sale, ORCR, ID nung dating may-ari, ID mo. Ipapotocopy mo yung lahat, kahit tigdadalawang copy lang. Tapos, yung insurance, kailangan yun dun sa HPG. Ngayon, natapos ka na dun, pupunta ka na sa Naga, sa HPG, sa Highway Patrol. Dun lang naman yun sa may malapit sa LCC at sa harap ng may mga nakaparadang bus. Dun yung HPG. Tapos, pagdating mo dun, pumasok ka at ipapakita mo yung mga requirements mo.
bibigyan ka nila ng resibo. Magbabayad ka sa land bank. Yung resibo pala nila, hindi pwede kahit sa ang land bank office. Doon lang talaga sa rotonda, sa Maynaga, sa kanto. Magbabayad ka doon, 300 pesos. At pagkatapos mo doon, pupunta ka na sa crime lab sa PNP. At doon i-inspect yung motor mo, i-stencil, and bibigyan ka nila ng ano, yung certificate din. At babalik ka na sa HPG para makuha mo na yung clearance. At maghihintay ka lang, at maya-maya, pipicturan kayo yung motor mo. Pagkatapos nun, bibigyan ka na ng clearance. Alright mga mano, natapos mo na yung clearance, nakuha mo na. Pagkatapos mo nun, magpa-emission ka na. So bali ako, nagpa-emission ako sa Rinconada Emission Center, malapit lang dyan sa LTO Eriga. At yun, pagkatapos nun, magpunta ka na sa LTO. At pagdating mo sa LTO, humingi ka nung MVIR. Yun yung form para sa inspection ng iyong motor. At pakahingi mo nun, magpapa-stencil ka. At i-inspect yung motor mo. Kung wala namang defect, pipirmahan na yon at dumiretso ka na sa loob. At dahil may COVID, mayroon din silang form for contact tracing. At yun, ibibigay mo lang yon. Tapos yung number ibibigay din sa'yo. At proceed ka na sa window 5 para sa evaluation ng iyong requirements. At pagkatapos mong maibigay yung requirements mo sa window 5, yun na, maghihintay ka na hanggang sa matawag yung pangalan mo sa window 7 para magbayad. One to 20 po. At pagkatapos magbayad, maghihintay ka na naman ulit sa window 4 para sa releasing ng iyong OR. Siya nga pala, OR lang yung binigay nila. Dito lang, siguro dito lang naman yun sa Iriga City. OR lang muna yung binibigay at magsiset sila ng araw kung kailan yung ibibigay yung certificate of registration. Papabalikin ka nila sa ibang araw. Several days later. Okay, alright mga mano, tari na ako LTO. Phone ko na sa CR ko. Go Thursday, tinawansan ako nila sa ano. Palag na ako LTO. Pagbalik ko ng Martes, pumasok agad ako sa loob. Good morning, sir. Sa akin po. Kailangan ng ID. Ito po, ma'am. Tawagin na lang daw.
nga pala kay Engineer Louie at kay Norly and kay Ivan Arak. Salamat mga mano.